Do you really want to live forever? Forever, we never. That's right. Tumpak ang inyong narinig, mga igan. Sino ba naman ang hindi gugustuhin ang mamuhay ng walang katapusan? Yung tipong long-lasting teenager ka na lang. Walang pagtanda, kirot, sakit at kamatayan. Yung tipong nasa parang isang lugar ka at lahat ng gusto mo ay mapapasakamay mo na. Panaginip mang ituring, subalit may mga nilalang di umano na immortal kung ituring. Hindi na mamatay? Aba, matalinhaga. Dapat ba tayong matakot sa kanila? Kung ano-ano ang mga ito, let's find out. Ito ang inyo. Kapag tumigil ng magpansyon ang selula ng ating katawan, iisa ang sinyalis nito, pagtanda o kamatayan. Masakit man isipin pero kailangang tanggapin na tapat yun ang totoo, ang pinakamasaklap na bahagi ng ating buhay. Gayunpaman may mga nilalang dito sa mundo na tila immortal sa haba ng kanilang lifespan at kayang mamuhay sa napaka-imposibleng buhay ilang. Mga igan, narito ang lima sa kanila. Number 5, the immortal jellyfish Torritopsis dormi. Ang nilalang na ito ay may limang cycle ng kanilang buhay. Una ay ang fertilized eggs o ang pagkapisa ng kanilang mga itlog na kung tawagin ay spawn at sperm cells. Nagsasanib ang dalawang silulang ito upang makabuo ng fertilized na mga itlog. Pangalawa, planula. Ang na-fertile na mga itlog ay lalago hanggang sa maging kawangis ng isang larba at ito na nga ang tinatawag na planula sa science. At ang larbang ito ay tila maliliit lamang na uod na malayang makalanghoy kung saan saan. Pangatlo, tulip. Ang life cycle stage na ito ay marunong nang lumanguy at nakakapag-develop na ng digestive system at natutunang pakainin ang sarili at makagawa ng sariling koloni. Pang-apat, Epeira. Sa pagkataong ito ay nakakapag-generate ang species na ito ng malalakas na muscle at nerves na tinatawag na Epeira. At panglima, Medusa. Ito ay polygrown adultong jellyfish na kung saan ay nakakapag-reproduce na ng sexually sa ibang jellyfish. Dito na rin sila mamamatay ng sumandali, subalit pag-drop nito sa karagatan ay magta-transform ito sa maliliit na blob tissue na kung tawagin ay cyst at maging polyp muli, muling mabubuhay at magiging immortal. Number 4, Naked Mole Rat. Kapag sinabing daga ay may katiyakang maiksi lamang ang buhay nito. Bukod sa napakaraming maninila na ginagawang pagkain ng mga ito, ay maging tayong mga tao ay naiinis din rito. Kung hindi trap ay nilalaso naman, lalo na sa mga peste sa palayan. Subalit ibahin nyo itong naked mole rat kung ang karaniwan ay maswerte na kung aabot ang buhay ng 6 na buwan hanggang 3 taon. Ang naked mole rat ay lalampas pa hanggang silver anniversary nyo ng jowa nyo. Eh kasi naman ang lifespan ay aabot up to 30 years mga igan. 5 pieces na mas mahaba kumpara sa pangkaraniwang mga daga. Kaya naman immortal itong ituring sa kanilang mga lipi. Number 3, Rahie Rakpis. Ang istang ito ay may scientific name na si Bastis Aleutianus. Lumalaki ito ng hanggang 97 cm ang haba. Mayaman sa omega-3 at protina ang isdang ito. Kaya kung ikaw ay bodybuilder o gym lover ay mainam na pang muscle and brain booster ang isdang ito. Source din ito ng vitamin D at potassium. Ang common na mga isda ay may average lifespan lamang na 2 hanggang 60 taon. Max capacity na ito. Subalit magugulat ka. Datapot itong Rahie Rakpis ay aabot ang haba ng buhay hanggang mahigit 200 taon. Matindi, di ba? Sana all. Kaya naman may tuturing silang tila immortal sa hanay ng mga isda. Number 2, Tardigrades. Ang species na ito ay hindi pamilyar sa lahat. Inilarawan ito ng zoologist na taga Germany na hayop na may 8 paa na tila elementong alien na kawangis ng isang oso o baboy.
Kanila itong nadiskubre taong 1773 at tinawag na Kilner Wasserbar. Kayang mamuhay nito sa napakainit na temperatura na tulad ng lava ng bulkan, maging sa pinakamalamig ding klima na tulad ng nagyelong tubig. Kaya din itong mamuhay ng kahit na walang pagkain o tubig. Ayon pa sa mga mananaliksik ay may natagpuang nakaprusin sa yelo sa Oxford. May 2,000 taon na ang nakalipas. Ikinagulat ng lahat, nang madiprus ang yelo ay agad itong gumalaw. Ayon kasi sa mga siyentipiko ay kayang patigilin ng tardigrades ang kanilang metabolism at maging immortal. Humanta ka na! Pating na ang ating tita! Number 1. American Lobster. Ang karaniwang lobster o ulang sa Tagalog na iyong nabibili, nakikita sa palengke at mga restaurant ay may lifespan lamang na 3 hanggang 7 taon. Alam niyo ba na ang pinakamalaking lobster na nahuli sa kasaysayan ay umabot ng 44 pounds o katumbas ng mahigit 20 kilos? Ito ay nahuli ng Nova Scotia taong 1977 na naitala sa Guinness Book of World Record. Walang makadetermine kung ano ang eksaktong lifespan ng American lobster dahil nasisira din naman ang mga shells nito na siya nilang kublihan at namamatay din. Subalit ayon sa mga siyentipiko, ang American lobster ay maaaring mamuhay ng hanggang 140 taon. Alright mga igan, ikaw, anong klaseng hayop pa ang alam mo na sa tingin mo ay pwedeng maihanay sa immortal o tila namumuhay ng matagal? Comments down below lamang yan sa ating comment section upang malaman natin ang inyong saloobin at opinion. Kung gusto nyo pa ng ganitong mga videos ay pakipuntahan ang iba pa na nasa ating in-screen at description. Pakiclick na rin ang round icon ng ating channel at mag-subscribe. Ito ang inyong Ayomans TV nagsasabing lahat ng problema ay may kaakibat na solusyon. Kung may dilim, may liwanag. Kung may lungkot, may saya. Habang buhay, may pag-asa. See you next time!